Bango. Bango ba? Nababangohan na yung tagahawak ng camera ko. Think you got the best in me. Think you have to laugh, laugh. Don't you think that everything good is gone? To let me broke. Hi guys, welcome back to my channel. Jump Mom, and I am with my youngest, Janica. Okay, so for today, gagawa po tayo ng ating pasta with bacon and olive oil. Hindi tayo gagamit ng ibang sauce. Okay? Naisip ko lang po guys, naisip ko lang gawin kasi ito yung mga available na ingredients sa kitchen ko. So, why not to try, diba? So, anong ba ang mga ingredients natin? At Elisa, paki-close up po mga ingredients natin. Meron tayong bacon. Okay. Na-fry na namin yan. Meron tayong penne pasta. So, any kind of pasta po pwede. This is olive oil. We have the salt and pepper. Sesame. This is the fried garlic. Homemade po yan, akong gumawa. Tapos ito yung seasoning natin, garlic and herb. So, papakita ko na sa inyo kung paano natin gawin. Okay? Go na tayo sa kitchen. Okay guys, so nandito na tayo sa ating kusina. Mainit na yung ating kaldero. I-low fire lang natin kasi olive oil ang ilalagay natin. Medyo generous tayo sa olive oil. What's next? Okay, magsusutay tayo ng konting sibuyas sa ating ito. Sa medium fire, paluto lang natin ng konti si sibuyas. Maglalagay din tayo ng konting celery. Pwede na natin i-add yung ating pasta. I-add na natin yung pasta natin. Lumalaban, lumalaban. Lumalaban ang pasta. Ngayon, magdadagdag pa rin tayo ng olive oil kasi olive oil yung pinakaano natin dito eh. Parang pinakasauce natin sa kanya. Olive oil. Pwede na nating ihalo yung bacon natin. Medyo salty ito yung bacon natin. It's not salty. Bebe, wait. Can I borrow one? Actually, yung pasta, when it comes sa preparation, mas madali siya kesa sa normal na ulam na ginagawa natin mga Pinoy. Protection from your eyes. Nagmask pa talaga yung anak ko kasi naaamoy niya yung ginisa. Salt and pepper. Yung salt and pepper depende din sa inyo guys. Kung ilan yung... depende sa panlasa nyo. Tapos ito, si garlic and herb. Si garlic and herb yung magdadala ng lasa talaga.
halo-haloin yung bang ng ganyan. Pwede kayo magdagdag ng ibang gulay like bell pepper. Yung cilantro. Ay, cilantro. Yung ba yan? Na-hatching na ako sa paminta. My goodness. Paminta talaga is my best friend tuwing nagluluto ako. Makikita nyo yung medyo kulang yung ating ano to? Bacon. Kasi yan lang ang natira sa stock namin. Tapos ito, ilalagay na natin yung homemade crispy garlic natin. Mag-a-add din siya ng flavor dyan. Tatanungin nyo paano ko to ginawa. Minsan papakita ko sa inyo kung paano, ha? Mas masarap kasi yung garlicky flavor sa pasta. Mas ano kami doon. As in yung fire ko, maliit na maliit lang. Kasi luto na rin naman lahat ng ingredients na nandyan. Kumbaga, inaano na lang natin. Binibigyan ng konting heat. Ay! May nangyari. Ano kaya nangyari sa loob? May ginawa na mga kababalaghan si Janica. Lalagyan ng laptop. Okay. Titikman ko na ngayon kung okay na ba ang panlasa niya. Siyempre with the bacon para masarap. Kulang pa siya guys sa lasa. Dagdagan pa natin itong ito. Ang bango. Bango ba? Nababanguhan na yung tagahawak ng camera ko. Shout out kay kusina ni Ate Lisa dyan. Ano sa tingin mo Ate Lisa? Madali lang ba siya gawin? Yes. Actually mga pasta sobrang daling gawin kumpara sa mga regular na ulam. Kung may bisita kang dumating, tapos di ka naka-ready. Oo, kung may pasta ka dyan, may tuna, may olive oil. Pasok na. Tapos may ganito kang ano. Okay guys, ito na ang ating finished product. Look! Ayan na siya. Mukha siyang masarap na masarap. Simple lang in-invento ko, di ba? Yes. Ngayon, titikman na natin. So, yan yung bacon, yung garlic natin. Nag-garnish tayo ng ating fried garlic. Okay? We will taste. There's a glitch. There's a glitch. You see this? Yummy! Janica, you want to try? It's really yummy, Janica. Mm, with the bacon. Ah. It's hot? Sorry. It's a little hot. It's like hot. Mm. It's not hot. Can you please? Can I? Ayan guys, super sarap at super simple lang i-prepare. Olive oil lang, tapos meron ng bacon. Crunchy na garlic, yun na.
Mmm. Ang sarap. Ilalagay ko sa description down below, guys, kung ano yung mga ingredients na ginamit ko para masunggan nyo din. What? Comment. Salamat sa pagwa-watch. Don't forget to subscribe, like, and share. At comment down below kung ano pa yung gusto nyo ipaluto kay Chomp Mom. Bye, guys. Thank you for watching. Don't forget the bell. At guys, sorry ha. Don't forget. Buti lang tinaalala ni Ate Lisa. Don't forget to smash the notification bell. At i-on nyo na rin para notify kayo sa bawat bagong video na ina-upload ko. Okay? Thank you guys! Bye!